parang i-educate, no, na i-appreciate yung Pinoy films. Kasi dito sa ano, dito sa YouTube po namin, no, may nagsabi, simple, hanggang ngayon kasi may colonial mentality pa rin. Sinasamba natin ang ibang lahi, samantalang pagdating sa atin, lahat na lang pangit o kaya low quality. Pag ibang bansa, maganda, high quality. So I don't know if you agree with this, Direk, pero meron ka bang nakikita sa mga, not just Korean films or yung mga produkto ng Korea, pero Hollywood films na... Bakit ta-addict tayo doon? Kumpara well, dito sa atin. Kasi, I mean, admittedly, we have to up our game. Okay? Yeah. Mm. We have to up our game. Unang-una, we cannot live in a comfort zone na yung nakagawian natin ng, nung, you know, nung kagawin natin 1980s, ulit ng ulit tayo. Hindi pwedeng ganun. Kasi nag-iba na ang mundo, nag-iba na. At saka, here's some sad news. We cannot go back to 2019. Okay? Oh, yes. Mm-hmm. We cannot go back to 20. What used to sell in 2019 will no longer sell in 2022 because of the pandemic and because of the change in the viewing habits of Filipinos. Alright? Mm. So, kailangan i-up yung game. Colonial mentality, perhaps. Okay? Perhaps. May iba kasi na pag Pinoy, yuck, di ba, automatically, without giving it a chance, okay, to see the movie. But to a great extent, you cannot deprive people of that variety of choice. And nakikita nila na mas may production value yung ginagawa ng mga banyaga. Hindi dahil gawain ng banyaga, kundi dahil mas nagagandahan sila, dahil mas sulit sa binabayad nila, yung nakikita nila. Kaya kailangan taas din natin yung antas ng ating ginagawa. Mm-mm. Direk, nabanggit mo na yung pagtaas ng antas ng ating ginagawa. Ano po ba yung nakikita ninyong key ingredient, kumbaga, ng K-drama? Bakit patok na patok siya sa amin pa lang ni Jovi? Wala nang tulugan. Oo. Hindi ba? Hindi lang K-drama, pati ang K-pop, pati na of course. Yeah. Okay. Ano yun? Bakit? Alam mo, ang first and foremost, Koreans love being Koreans. They love their culture. Totoo. Na kinapansin, sinasabi ko talaga ito sa ating interview, all of a sudden, addict ako sa kimchi at sa soju. Totoo. Correct. Talaga yan ang influence ng K-drama. True. Tayo mga Pilipino, kung gusto nating matanggap tayo sa mundo, kailangan gumawa tayo ng mga produkto na may kaibuturang Pilipino, pero ang tema naiintindihan at na-appreciate ng mundo. Mm. Anong bongga sa Koreans? Because of their love for their country, because of their love for themselves and their nation, they're able to create stories which show this love and become universal. Okay. Whether yung mga historical K-dramas or even something like, you know, It's Okay Not to Be Okay or The Amazing Attorney Wu, ito na ako, di ba? Or all your favorite, ano, nakaka-relate ka kasi Asian na Asian yan. But and at the same time, it goes beyond being Korean, it becomes universal. In the same manner that I can apply that also to K-pop. Ako, general ako of the BTS Army. Okay? General ako ng BTS Army. Okay? At my age, I appreciate them kasi, wow, saka nakakita ng Asian group na nakakapuno ng hundreds of thousands of people in a stage of America. You know, doesn't that make you proud to be an Asian? Correct. Now, we have to be proud of ourselves before we can take pride in our works in others. Okay? We have to be proud, and that is through education. Actually, and maganda yun. No? Tama, Direk, no? Yung pag-mix natin ng sarili nating kultura at saka yung pop culture. I think, Yes. Oh. Saka, hindi ba, pagdating naman sa music, Diyos ko, sino ang tatalo sa Pinoy? Pero hindi lang tayo nabibigyan ng wastong pagkakataon para maipakita yung galing natin. Ganyan din sa pelikula. Okay? Direk, at ganyan din sa TV. Dun sa music, actually, interesting na naman yung nabanggit ni Direk dun sa music. Kasi dati, nung nag-aral po ako abroad, pina-listen ko yung mga classmates ko dun sa mga Pinoy music po natin dito, sa mga banda natin dito. Sabi niya sa akin, it sounds American. Sabi niya, yung tunog American daw. Sabi niya, don't you have something that sounds like unique, like Filipino? So, yes, go ahead. Meron yan. No? Kaya lang hindi nadadala sa consciousness ng larger audience. If you listen to the independent music movement, yung mga indie movement natin sa music, meron na Pinoy na Pinoy. Okay? Kaya lang tayo, hindi natin nagbibigyan yung mga musical artists ngayon para magkaroon ng platforma, para makilala ng mas nakakaraming tao. Pero meron at meron. Yeah. At sana edukasyon
ang magiging instrumento dyan. Yes. At ang edukasyon na yan, manggagaling sa ating pamahalaan. Ito, naisip ko lang ngayon dahil kausap natin si Direk Joey, no, naalala ko dahil na-mention natin kanina yung Oro Plata Mata na nasa Netflix na ngayon. No. So that's an example of how we can do a period piece na talagang maganda, no, na talagang classic na may tuturing. Tapos, naalala ko yung mga pinanood kong mga pelikula ni Direk Joey, lalo yung mga family movies niya at saka yung mga baguettes movies niya. No. Parang naalala ko yung Reply 1988 kasi sabi namin ni Masay kanina, Direk, na kami were so into that series, ano? Pero naisip ko, napanood ko na rin yung kila Direk Joey, mga relationship sa mga kapitbahay or pamilya, ano? So parang bakit tayo nakakagawa naman tayo noon? So ano yung kulang para talaga masabi natin na hindi competitive kami? Alam mo, nangyari kasi Mr. Francisco. Yes. We became yes, too Direk. Comfortable with formulas. Okay. Paulit-ulit yung mga kwentong ginagawa natin. Nakalimutan natin na ang daming pwedeng ilahad na kwento, pero naging kusata tayong kampante na gagawin lating nating kwento yung alam natin na gusto ng tao, hindi yung mga kwento na bago at makakadiskubre ng bagong kahalagahan sa ating audience. Okay. And that has got to stop. That has got to stop. We have to stop making works just for our backyard, but yeah, look at the market as the world. Yeah. We have to go beyond. We have to go beyond. Yeah, ako, alam namin na si Direk ay meron pang sigurong next interview or appointment sana. Pero kailangan ko lang isingit ito. Na igaling sa nang busan eh. Hindi ko lang kung hindi ko lang kung kasi si Direk talaga sa pero aside from the for being an army, alam ko nag-immerse din niya syempre doon sa mga pelikula doon sa film fest doon. Ano. So, kamusta Direk? Ano ang mga pwede mong ihatid sa amin from that experience? You know, unfortunately, because nasa Asian content and film market ako, sa that was my work in FDCP, nasa market ako. At nakipag-usap kami sa mga film commissions ng iba't ibang bayan. Nag-negotiate na kami for Cannes next year. At the same time, we talked to the film commissions of Singapore, the film commission of Thailand, kung saan-saan. Alam mo, dyan ko na-realize na Mr. Francisco, ang dami nating dapat pang malaman. Yes. At sa tanda kong ito, namulat ang mata ko na, teka, kailangan magising na tayo sa katotohanan that we cannot be complacent and keep doing the same thing. Kundi talaga, mapapag-iwanan tayo.